Bem-vindos ao Alagado Cu, Alacu, Tropical, and welcome to our channel, Alagado World Channel. So, yun, as you can see, wala po sinabi ko, no? Siguro, palit na natin yung title, no? So, ulitin po natin yung intro, no? So, since, ako po yung nag-i-intro ngayon, siguro papalit ako po muna, mawala pa sinabi ko, no? So, tara, take two, take two. Magandang umaga ng hali. Hapong gabi sa inyo, mga gari ko, mami ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Kulokoy Channel. Yung! Mas maganda, no? So, yun, panagong araw, panagong kwento na naman. And ako po muna ang mga kasama nyo ngayon. Since wala po si Daddy Cool, eh, ako po muna nag-intro. Sabi niya, ako na lang po muna mag-intro kasi di ba Jerbox ko po siya. No, so, pinalit ako na lang po muna yung title ng vlog. Eh, wala pa naman po siya. Kaya, ako na lang po muna mag-i-intro since kikapit pa rin pa naman po ako. Hindi pa naman po inaasikaso ni Daddy ko yung pagmamukha ko. Kaya, teddy, actually ano po ako, teddy bear po ako. Kaya lang nagmukha lang po akong ano, pusa. Dahil, hindi po magaling sa art si Daddy ko. Pinilit niya lang po talaga. No, so, but yun, ako po muna nag-intro ngayon and hinihintay ko lang po si Daddy Cool. And for today po, sa vlog namin, ang Kulokoy World, mag-aano po tayo, mag-re-talk po tayo sa isang portion na tinatawag na lang. Daddy Cool. Daddy Cool Real Token. No, so, yung for today, ang pag-uusapan natin is, paano nga ba masasabing tanggap ko na siya ulit? No, so, yun, si Daddy Cool na po ang mag-aalo dahil ito po maraming bubuk po to sa buhay. So, siya na po ang mag-discuss sa inyo ng Real Token na to. So, yun, tara, kwentuhan po tayo. John, no? So, yan si si Kulokoy na nga po ang pinag-intro ko kasi nag-jumps ako sa muli. Sabi ko, anong oras na? So, siya na po nag-intro. So, maganda po ba yung pagka-intro niya? No? So, comment na lang down below kung siya na lang po mag-intro kita ako. No? So, yan. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman nga. No? So, yun na nga. Magdadabi ko na rito ka na naman po ulit tayo. At ang ultimate question ulit is, paano nga ba masasabi na tanggap mo na siya ulit? No? So, yun, merong, itong sa topic na to, eh medyo, ano rin kasi, ano matawag dito? Hindi tayo firm, no? Hindi tayo firm sa mga ano natin, mga sinasabi natin, no? About nyo sa pagpapatawad na yan. No, or pagtanggap na ulit na yan. Diba? Meron kasi mga tao, no? Or karamihan, diba? Ng tao na sinasabi nila na tinatanggap ulit nila. Pinapatawad ulit nila. No? Pero, paano mo nga ba masasabi na natanggap mo na? Tanggap mo na talaga siya. Diba? Yun ba yung pagtanggap, papasukin mo ulit siya sa buhay mo? No? Tapos yung parang walang nangyari ganyan, o kung may nangyari mo parang hindi na ganun, diba? Hindi na ganun yung magiging relasyon nyo, diba? Kasi sabi nga nila, diba, once na masira na ang tiwala, mahirap na yung ibalik, diba? But for me siguro, oo, may bahid na yun ng, ano, pero yung tiwala naman nasa tao yan, eh, kung ibibigay nila, eh. Di ba? At diyan nagbabase yung pagmamahal mo doon sa taong yun. Di ba? Kasi kung mahal mo ng tao, di ba? Kaya mo siyang pagkatiwalaan ulit. Di ba? Lalo na kapag nakita mo yung sincerity ng tao. Oo, hindi ako magpapaka-hipokrito na talagang masakit. Na kung halimbawa niloko ka, or kung ano man ang ginawa sa'yo, di ba? Hindi ko naman sinasabi na mawawala ka agad yun, eh. Diba? Pero kung
kung talagang nandun yung mahal mo pa rin siya, yung totoong mahal mo pa rin siya, ay tatanggapin mo pa rin siya. Diba? Meron kasi na, oo, tatanggapin, pababalikin sa buhay, no? Pababalikin sa, yun, babalikin sa relasyon, pero nandun yung ano eh, nandun yung palagi mong ibabalik yung nakaraan. Diba? Palagi mong, parang yun na yung magiging parang bukong bibig mo. No, na sasabihin mo, kasi ikaw naganto nga, kung hindi ka na ganito, hindi sana tayo ganito. Kung hindi ka ganito, hindi sana ako mag-iisip ng ganyan. Diba? So, nasaan yung pagtanggap dun? Diba? Hindi porket na pinabalik mo siya sa buhay mo, eh ibig sabihin yun, tanggap mo na siya. Siguro, natatakot ka lang na mag-isa. Diba? Para sa akin, ganun yun. Diba? Parang natatakot ka mag-isa, or natatakot ka na baka pag nawala siya, hindi mo kayanin. Yung mga ganun pressure. Diba? So, ikaw, inaano mo siya, pinapabalik mo siya. So, kung ganun lang din, hindi mo siya tinatanggap. Pinapabalik mo lang siya. Diba? Parang, ano yun? Ano ba? Parang nagbo-boarding house. 'Di ba? Magbo-boarding house ka. Diba? Babalik ka, aalis ka. Babalik ka doon, 'di ba? Pero hindi ka talaga nandoon. 'Di ba? Hindi ka talaga nakatira doon, nagbo-board ka lang. Pero parang ganun 'yan. Parang ganun yung pagtanggap. 'Di ba? Kumbaga, babalikin mo lang siya sa buhay mo, pero yung puso mo is hindi pa rin nandun. Hindi na nandun. Kumbaga, by any chance na kung ano man nangyari, pwede kang paalisin, pwede kang palayasin, pwede kang iwan, pwede hindi ka napapasukin. Diba? Ganun yung pag-boarding house, pag hindi ka na nakakabayad eh. Diba? Tapos, pag ano, sisibakin ka na lang. Diba? Ganyan ito, mga tropa ko lang. Kung minsan kasi, yan yung magiging main purpose or magiging panglaban ng niloko kapag nakahanap na siya ng iba. Diba? At ganito yan. No? So, kung halimbawa lang, niloko, pinabalik. Diba? Pinabalik. And then, after a month, a year, may nakilalang ibang tao. Diba? May nakilalang iba. No? So, biglang babalik yan. Sigurado ako din. Sigurado, parang nanon eh, no? Marami rin kasi akong nakikita ganito na tatanggapin nila, diba? Tapos, kapag na-fall in love sa iba, eh yun yung gagamitin nila. Ganito pa yung mga tirada niyan eh, no? Ito yung mga tirada niyan, no? Eh, ikaw nga niloko mo ko eh, diba? At least nga ako nakipaghiwalay ako sa'yo na maayos. Diba? Pero ikaw, niloko mo ko. Diba? Ngayon, nakipaghiwalay ako sa'yo, na-fall out of love na ako sa'yo. Diba? Kung hindi mo ako niloko, hindi sana ganito ako. Diba? So, yun. Masok. Kung ako sa inyo, mga tropa ko, kapag niloko kayo, diba? Ito lagi yung tatanungin sa sarili niyo. Kaya ko ba siyang tanggapin ulit? Diba? Imagine niyo yung sarili niyo na kapag nagkasama na ulit kayo. Kung kaya mo bang ano sa sarili mo internalize ano sa sarili mo na tatanggapin mo siya, yung tanggap na hindi naman sa kakalimutan, no, pero hindi mo na ibabalik yung dati, diba? Hindi mo na i-come up ulit, diba? hindi mo na gagamitin yung issue na yun laban dun sa partner mo na sinasabi mo tinanggap mo, diba? So yun palagi ang tatanungin niyo sa sarili niyo. Kung hindi niyo ma-imagine yung sarili niyo, no? Kung hindi niyo ma-imagine yung sarili niyo na ganun, na pag makita mo siya, makita mo yung ginawa niya dati, diba? Sa tingin ko, no? Huwag niyo muna siyang pabalikin sa buhay niyo. Diba? Kasi darating yung panahon na marirealize niyo na kailangan niyo siya sa buhay niyo. Diba? Yun nga yung sinasabi na kapag hindi mo, pag nandyan, hindi mo papansinin yung halaga. Pero kapag wala na, tsaka mo makikita yung halaga. Diba? So, give yourself time,
give yourself a chance para makapag-isip, di ba? So, bigyan mo muna yung sarili mo ng ano, ng ano ba, ng space, no? So, ganun naman yun. So, like, kung talagang nagsisisi naman yung tao, no? Yung nanloko sa'yo, yun, makikita mo yung sincerity niya, di ba? So, kung hindi mo kaya talagang ma-imagine yung sarili mo na tatanggapin mo ulit siya, nababalik kayo sa dati, di ba? Although hindi mo na siya maibabalik ng 100% at hindi rin ako nagpapaka-plastic na maibabalik mo siya ng 100%, sobrang hirap nun, mga tropa ko, no? Mahirap magpaka-plastic, lalo na kapag yung tao ay may ginawa sa yung masama, di ba? Or sinaktan ka ng taong yun, no? So mahirap po yun. Mahirap, huwag kayong magpaka-plastic na kaya niyong tanggapin, no? So i-assess niyo yung sarili niyo, di ba? Bigyan niyo yung sarili niyo ng ano ba tawag dito, ultimatum, no? Bigyan niyo yung sarili niyo ng ultimatum para mag ano, para mag-unwind, di ba? Mag soul search, yan, yun yung mga usang ngayon, mga pabebes eh, soul search, kahit ang bundok, baka ng ina, mga iba, iba eh, no? No? So, yun. Para sa akin, hindi mo na kailangan makita ang bundok para lang mag-soul search. Diba? Mamaya, maiwan yung kaluluwa mo dun sa soul search ka pa. Hakit ka pa ng bundok, papakapagod ka. Although, well, that's their way. Diba? That's the way it used to be. No, but for me, yun nga, palagi nyo i-assess yung sarili nyo. No, bago nyo pabalikin. Hindi tanggapin, ha? Hindi tanggapin yung word mo. Bago nyo pabalikin sa buhay nyo. No? I-ano nyo muna, i-assess nyo yung sarili nyo. Diba? Kasi, nandiyan yan eh. Hindi mo masasabing pagtanggap, no? Kapag palagi mong naibobrot up yung kasalanan na gawa sa'yo. Hindi mo matatawag na pagtanggap yun. Diba? So, hindi ko sinasabing kalimutan. Kaiba yung pagtanggap sa kalimutan. Diba? Pwede mo siyang tanggapin na nandiyan yun. Pero, kahit mas nangingibabaw yung ano mo eh. Yung pagmamahal mo dun sa tao eh. Diba? So, para sa akin, huwag mong biglain na babalikan mo siya kasi nagsorry siya sa'yo, ganun, or babalikan mo siya kasi para sa mga anak nyo, diba? So, sa panahon kasi ngayon, ganyan. Although, ganyan, ano talaga, diba? Kasi para sa anak, para buo yung pamilya, diba? O kung sa mga mag-girlfriend, boyfriend, patanggapin, hindi, ibabalikan. Kasi, ganito, may pinagsamahan, diba? Well, isip aside yun. Tanggalin nyo yun. Diba? Huwag kayong maglagay ng ibang restrictions para lang masabi nyo na tanggap nyo na siya. Diba? Kayo sa sarili nyo. Diba? Iyan nyo. Kasi, diba nga eh. Diba nasaktan kayo? Sa kabila ng mahabang pinagsamahan nyo, sa kabila ng may mga anak kayo, na ano kayo, diba? Naloko kayo, saktan kayo. Ngayon, kayo naman sa sarili nyo. Diba? I-set aside nyo yung meron kayong anak. I-set aside nyo yung meron kayong pinagsamahan, mahabang pinagsamahan. Diba? No, i-try nyo lang. I-try nyo. I'm not, sa akin, hindi ko sinasabi to na dahil wala ako sa sitwasyon. Diba? Pero, yun nga, sabi ko nga, bigyan nyo yung sarili nyo ng time. I-set aside nyo yung haba ng panahon. I-set aside nyo na meron kayong anak. I-set aside nyo yung ibang restriction. Isipin nyo yung sarili nyo. Diba? So, ganun. Diba? Mukhang madali. Diba? Pero, sobrang hirap. Andyan yung maiisip mo na ganito, maiisip mo na ganyan, bakit? Maraming bakit. Diba? Pero, hindi mo yun mahanap sa ibang tao. Diba? Hindi, pwedeng tulungan kanila na ma-relief. Pero nasa sayo pa rin yan. Diba? Nasa sayo ang desisyon. Kung babalikan mo siya o hindi. Diba? Pero, ang tanong nga, kung tatanggapin mo. Diba? Para kasing medyo naging ano na yung true meaning ng pagtanggap. Diba? So, parang kapag pinabalik mo siya sa buhay mo, tanggap mo na siya, which is wrong. Diba kung minsan dyan pa nagkakaroon ng mas malaking problema sa pagpapabalik nang hindi mo siya tinatanggap pa.
Diba? So, hindi ka pa pwedeng tanggapin siya ng totoo. No? So, yun. Mga tropa ko. Ay, medyo isipin din natin yung mga, ano natin, diba? Yung mga sasabihin natin or mga decisions natin, ay mag-isip tayong mabuti. You always have time, Lord. You have time. So, gamitin natin yun. Diba? Huwag yung magmamadali ka ng ganito, magmamadali ka ng ganyan. Diba? So, tina-challenge ka ni Lord. Diba? Kung hanggang saan yung capacity mo and hindi niya yan ibibigay sa'yo. No? Hindi niya yan ibibigay sa'yo nang alam niyang hindi mo kaya. Kaya kanyang binibigyan ng ganyan challenge kasi alam niyang kaya mo. At alam niya mangyayari kapag ganito ginawa mo, ganito mangyayari. Kapag ganito ginawa mo, ganito mangyayari. Alam niya na mangyayari sa'yo. Diba? So, kayo, mag-isip kayo. You pray. Diba? Ask God's guidance. Ganun. Diba? Lumapit kayo sa pamilya niyo. Hingi kayo ng guidance. Ganyan. Pero, wag yung ito ng mga tropa ko lang. Meron kasi ng mga pamilya na negative talaga yung sasabihin. Lalo na kapag hindi nila gusto yung partner mo. Diba? Kung minsan, gagatungan pa nila yan, which is hindi naman nakakatulong. Diba? Yung pinakamalupit nun. Diba? You take both sides. Diba? So, kung negative na sinasabi nila, pakinggan mo. Pero ikaw sa sarili mo pa rin ang mag-de-design. Diba? No, so, sa ngayon kasi, parang nakakaasa ng mga pamilya mo, sabihin, hey, kasi sinabi mo na sa'yo, ganyan. Diba? Pag alam mong ganun ang bunganga ng pamilya mo, eh, siguro medyo mag-isip-isip ka na kung lalapit ka. No, so, but, yun nga, it all falls into your hands. No, so, ikaw pa rin na mag-design yan kung tatanggapin mo ba o hindi. Pero, as for me, you always give yourself time to reflect. Diba? Kung gusto mong mabundok, akyatin mo lahat ng bundok sa Pilipinas, umakyat ka ng Mount Everest para makapag-reflect ka. Kasi kung pababalikin mo lang siya at ibabalik mo lang din kasama sa pagbabalik siya at ang pagbabalik ng mga kasalanan ginawa niya sa'yo, hindi mo siya tanggapin. Diba? So, ang tunay na pagtanggap is yung pababalikin mo siya and hindi mo na ibobrought up. Diba? Or kung ibobrought up, kung mababrought up man sa isip mo, hindi na yung para magpredict ka ng eh kasi ganito, eh kasi ganyan, ganito siguro magiging ganun mo, magiging ganyan. Diba? So, yun. What's done is done. And I'm not saying na madali yung kalimutan. At hindi mo yung makakalimutan, I promise you. Siguro makakalimutan mo lang yung pag nagka-amnesia ka, pero hindi mo makakalimutan yan. Pero kung nangingibabaw yung pagmamahal mo sa kanya, diba? Kaya mo ulit siyang mabigyan. Siguro kung dati 99% ka magbigay ng tiwala, siguro ngayon bigyan mo siya ng 95%. Diba? Mga ganun. Diba? No? So, masasabi mo tanggap mo na siya. So, masasabi mo talaga tanggap mo na siya. Kung kaya mo nang tanggapin din yung kasalanan na gawa niya at nakita mong sincere siya sa paghingi ng tawad. Diba? Tanggap mo na siya kapag nakaya mo na hindi na i-brought up or ibalik pa yung mga masamang nangyari sa inyo. Ganun ang tunay na pagtanggap. Hindi yung babalik siya sa'yo tapos palagi mong isasampal sa kanya yung kasalanan, hindi mo siya tinanggap mo. Pinabalik mo lang siya. Diba? At sino masasaktan doon? Hindi lang ikaw. Kayong dalawa na. Diba? Hindi na healthy yung ganung relasyon pag ganun. So, mga tropa cool, no, i-assess palagi ang sarili. No? Pag pababalikin mo na yung taong yun, pag ready ka na, lahat na, okay na, no, tsaka mo siya pabalikin at tanggapin. Diba? And yun. And yun, no? Thanks for watching for today's video. And I hope na maraming na enlighten, 'di ba? Kung may na-enlighten man sa mga pinagsasabi ko, no. So, 'yun, yun nga, no. So, palagi ko naman sinasabi na sa mga ganyan, palaging assess yourself, 'di ba?
No, so nasa sa inyo palagi yung decision. Pwede kayong humanap ng guidance sa iba, pero kayo pa rin naman mag-decide yun. Diba? So walang tangang decision. No. Kung kayo magiging masaya kayo sa tingin niyo, magiging masaya kayo sa ganitong decision, eh gawin niyo. 'Di ba? At least hindi yung makikinig kayo sa ibang tao. 'Di ba? Makikinig kayo sa ibang tao na ganito gawin mo, tapos kapag nag-fail, ano sasabihin sa inyo? 'Di ba? Ang sasabihin na sa inyo yung mga yan, eh bakit ka nakinig? Diba? So yun, mas nakakamisit yun. At least, diba? Kapag ikaw lang nag-decide sa sarili mo at hindi mo pinakinggan kung ano man yung ano ng iba, diba? Kung mag-fail ka man, ikaw, sisihin mo yung sarili mo. Diba? No? So, decision mo yun. Diba? Hindi yung magpapadikta ka ng decision sa ibang tao. Kahit sabihin mo pamilya mo yan. Diba? Kahit sabihin mo pamilya mo yan. Ikaw pa rin dapat ang mag-desisyon sa buhay mo. Ngayon, kung mag-pray ka at alokan ka ng pamilya mo, at least, di ba? Hindi mo sasabihin, ikaw kasi ganyan. Tatawanan ka lang ng mga yan. Di ba? No, nagpadikta ka. No, so, wala at hindi mo rin sila, hindi ka rin nila makukomfort kasi nga mali yung pinagsasabihin na sa'yo. No, so, kung, so, mas maganda na ikaw ang mag-desisyon sa buhay mo. Diba? So, haba na lang ako eh, no? So, yun na nga, no? So, thanks for watching ulit for today's video. And, comment nyo down below kung maganda yung intro na itong kolokoy na to, no? At kung ano pinagsasabi sa akin, no? So, yun. Don't forget to like, share, comment, subscribe, and click nyo nga rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs, no? So, medyo nagiging daily vlogs tayo. Nahirapan lang ako mag-shoot kasi nga may work ako eh. No, so, kapag may free time lang, no? Tapos, kapag hinikin ako kasi baby motmot, yan, sinasama ko si baby motmot. And, madalang na lang siya para nagiging daddy call solo, ano na lang ako. Daddy call with daddy call na lang. No? Pero ngayon, kasama na natin si Kolokoy, no? So, yun, thanks for watching. And, ano pa ba? May sasabihin pa. Wala, ewan ko kung ano to. Pag nandito ako, tahimik lang to. No, so, yun, thanks for watching and see you when I see you and bye-bye! Hiba!